naiyak sa harap ng public hearing ang isa sa mga resource person ng Quadcom. Okay, ito yung sa katauhan po ni Jimmy Guban na dating customs, okay, Customs Intelligence Service o dating ahente or nagtatrabaho po dyan sa opisyal po ng Bureau of Customs. Naiyak siya dahil daw ho sa isyu ng mafia, Davao Mafia. Ito, pakinggan po ninyo itong ginawang pagtatanong ni Congressman Johnny Pimentel. Yan po yung nagtatanong tungkol dito. Pakinggan natin kung ano yung ibang mga isyong nabanggit dito at kung bakit siya naiyak talaga. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate ng kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Oh, yan, naiyak ko. Niyak na. Niyak na. Niyak na. Naiyak si Jimmy Guban. Yan po yung testigo. Galit po atuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mapya ng Davao, Davao Mapya, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Karel Parodo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Wow! Matindi yan, ha? Ah, yung Davao Mafia, Davao Queen. Kita nyo, iba yun. And their purpose, ayan, oh, to save the Queen. Ayan, oh. In order to become the next president. Andito si Jimmy Guban ngayon. Antindi. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Acierto na siya nagbigay ng intelligence report sa iyo na mayroong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanila ang information, sa custom side, sa ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung information sino yung Davao Queen? Anong hakbang ang ginawa susunod na presidente para mahuli ang yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Carrie Lacerto? Sige, Mr. For six sir. Years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na. Kasi silang dalawa lang natitirang buhay. Yung kanyang tatlong kasama, napatay na, pinatay na. Dalawa na lang silang natitira. Jimmy Guban, at saka si Acierto. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Silang dalawa na lang buhay. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na ka na, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Ayan o. Yan nga po yung sinabi. Wow. Yan po yung aabangan natin sa susunod na hearing. Kasi tinatanong po si Mr. Jimmy Guban, sino yung Davao Queen? At sinasabi mo pang susunod na presidente. Pwede po bang pangalanan yan? Yan po yung tanong na sabi ng mga congressman kahapon. Sabi niya, please lang po, huwag muna ngayon. Sa susunod po, sasabihin ko na yan. Ilalabas ko na ho ang detalye. Yan ang kaabang-abang. Sino ang Davao Queen na mayroong ding alam dito sa mafia na sinasabi ngayon nitong pangunahing testigo na si Jimmy Guban? Ang lupit yan. Ang tindi po nito, hindi biro ito. Pero pa siyang sundot na susunod na presidente, bakit? Ano yun? Sino yun? Mahirap pangunahan. Pero tayo, kayo, na mga Pilipino sa buong mundo, meron kayong karapatang mag-isip at magkaroon ng interpretation kung ano at sino ito na sinasabi ng pangunahing testigo. Davao Queen, na gusto pa raw maging presidente ng bansa, meron daw siyang ebidensya
at kanyang tunay na papangalanan sa next hearing. Kaya kaabang-abang ang quad kong public hearing. Talagang every hearing, every week na lang, weekly, merong talagang pasabog na mga balita, exclusive na mga balita, matitinding mga balita na nakukuha, nadidinig, nakikita ng taong bayan. Hindi lang po ang congressman ang nakaka-discover nito. Tandaan nyo, public hearing ito. Salamat at merong Quadcom na naggumagawa nito. Hindi lang congressman, House of the People's, House of Representatives ang nakakakita at nakakarinig. Ang mamamayang Pilipino, kayo, tayong lahat, dahil tayo'y nakatutok at nag-aabang dito sa Quadcom public hearing. Kaya kung next week yan o anumang araw susunod, abangan ninyo, dahil ang sabi ni Mr. Guban, sa susunod, hindi niya mailabas ang detalye kasi hindi daw niya dala yung dokumento at hindi daw niya, hindi pa raw siya nakahanda pangalanan sino ang Davao Queen na gustong maging pangulo, na meron din daw hong kinalaman sa mga mafia. Di ba pag mafia, sindikato? Di ba pag mafia, malupit? Sino at ano yan? Kala ko ba Duterte lang ang pinararatangan? Kala ko Duterte lang ang pangunahing idinidiin nila at nadidiin sa mga testimonya ng iba't ibang resource person ng investigasyong ito. Mula sa mga pulis katulad ni Kirill Garma at iba pa. Yung dating Pangulo ang naiipit, pero ngayon meron ng Queen, Davao Queen. Sino ito? Paano ka hindi magkaka-interest kung ganyang katindi ang mga sinasabi? So, trabaho lang po ito. Walang personalan. Ang aking mga channel, especially itong Mike Abby Opinion at saka po yung MA Pinoy TV, nag-aabang lang tayo ng mga nangyayari. Meron tayong pinaghuhugutan. Meron public hearing, public record, public document, at dun tayo kumukuha. Wala hong iba. Pero siyempre, ako naman, dahil ito ay Mike Abby Opinions channel, meron tayong mga opinion at interpretation sa nangyayari. At nagtatanong lang tayo, sino itong sindikatong Queen ng Davao? Grabe. Parang gusto ko magkaroon ulit ng hearing bukas o makalawa para malaman na natin ito. Mahirap pa siyang ganyan bitin eh. Pero hindi naman natin mapipilit yung isang testigo katulad ni Jimmy Guban na nagsabi naman, sorry po, hindi ko pa pwedeng pangalala ngayon. Hindi pa ako nakahanda ngayon. Sa susunod po, gagawin ko. O, hindi. Pinayagan siya ng mga congressman. Sige. Pero mabigat na yung patikim na balitang yon. Hindi biro yon. Sino ang Davao Queen na may binanggit pang gustong maging presidente o susunod na presidente? Wow! Abay, dapat nating malaman yan. Dapat ang susunod na presidente ay isang malinis ang pagkatao, na maganda ang hangarin. Iwasan na, kaya nga nag-iimbestiga para mawala na ang human rights violation at iba pang illegal na naging activities o naging nangyari nung nakaraang administrasyon. Dapat hindi na maulit ito. Kaya nga gumagawa ng mga batas. Proposed bill para gawin ang extrajudicial killing ay heinous crime. Proposed bill para yung mga property nakuha, nabili ng mga foreign, ng mga dayuhan, ay babawiin. Paano kalang batas na totally ban, bawal na ang pogo? Yan po yung mga galaw. So kung mayroon pang ganitong Queen, aba, hindi ho biro ito. Abangan, subaybayan. Pero bago yan, please like at share ng ating mga video. Sabi ko, para sa inyo ito. Gagawin natin ang lahat sa paghahatid ng mga impormasyon na kayo ay malayang makakapagsuri kung maniniwala kayo o hindi. Ako ay tulay lang ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamahalaan ngayon at ng mga nakaraang nangyari sa ating bayan.